Magandang araw, halina, at gawin nating kapaki-pakinabang ang araw na ito, sa tulong ng mga aralin na ating matututunan ngayon. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang pagsuri ng mabuti sa mga bagay na may kinalaman sa sarili at pangyayari. Naranasan mo na bang magdesisyon tungkol sa iyong sarili? Naging maganda ba ang iyong desisyon? Nagkaroon ba ito ng magandang resulta? Higit sa mga pisikal na katangian, mahalaga ring makilala mo at maunawaan ang iba mo pang taglay na katangian sapagkat ito ay bahagi ng iyong sarili na makaka-impluwensya sa mga gagawin mong desisyon o kilos sa araw-araw. Dito mahalagang maunawaan mo ang kahalagahan ng pagsusuri ng sarili o personal na pagsusuri o self-reflection, kung saan mas higit mong nauunawaan kung sino ka talaga, ano ang iyong mga pagpapahalaga, at bakit ganyan ka mag-isip at kumilos. Pagsusuri ng mabuti sa mga bagay na may kinalaman sa sarili at pangyayari. Ang personal na pagsusuri. Ang mapanuring pag-iisip ay ang kakayahan ng tao na gamitin ang kanyang isipan sa organisado at makatuwirang paraan batay sa mga ebidensya upang higit na maunawaan ang kaugnayan ng mga bagay, impormasyon, at pangyayari sa isa't isa na makatutulong sa pagbuo ng isang konklusyon o desisyon. Isang mahalagang bahagi ng proseso ng mapanuring pag-iisip ay ang kakayahan na kilalanin ang iyong sarili at suriin ang mga bagay o pangyayari na may kinalaman sa iyong sarili, sapagkat ang mga ito ay makakaapekto sa iyong magiging aksyon o desisyon na ginagawa sa araw-araw at mararanasan sa hinaharap. Ang pagsusuring personal o pagsusuri ng sarili ay isang proseso na nagbibigay daan upang higit mong maunawaan kung sino ka, ano ang iyong mga pagpapahalaga, kung bakit ganyan ka mag-isip at kumilos. Ito ay isang paraan upang maiayon mo ang iyong buhay sa kung ano ang nais mong mangyari, na nangangailangan ng masusing obserbasyon at malalim na pagsusuri ng sarili upang umunlad ka bilang isang tao. Kahalagahan ng pagsusuri ng sarili. Napatatatagang relasyon. Sa pagsusuri mo kung paano ka makitungo sa iyong kapwa, nagkakaroon ka ng pagkakataon na baguhin ang sarili upang maging mas maayos ang inyong samahan. Gayun din, nagkakaroon rin ng pagkakataong malaman ang totoong damdamin para sa isang tao o grupo ng mga tao na nagiging daan upang mas higit mo silang makilala na mahalagang aspeto ng pagpapatatag ng anumang uri ng relasyon. Higit na magiging malinaw ang bagay-bagay o sitwasyon. Sa pagsusuri mo ng iyong sarili, ay isang paraan upang maliwanagan mo ang mga bagay na gumugulo sa iyo. Nakikita mo ng mas malinaw at makatuwiran ang isang sitwasyon. Kung ikaw ay may kakayahang magsuri ng iyong sarili at mga bagay na may kinalaman sa iyo, nakikita mo ng malinaw at makatuwiran ang sitwasyon gamit ang iyong pag-iisip, nakikita mo ang mabuti at masama sa sitwasyon. Nakikilala mo ang iyong tunay na pagpapahalaga. Mahirap talagang makilala ang tunay na sarili hangga't hindi mo ito binibigyan ng pagkakataong pag-isipan kung ano ba talaga ang mga bagay na mahalaga sa iyo. Minsan sa pag-iisa at pagsusuri ng sarili, nabibigyan mo ng pagkakataon ang iyong sarili na makita at maunawaan ang mga importanteng bagay na kinakaharap sa buhay na nagiging daan upang mapanindigan ang tunay mong pinaniniwalaan at pinahahalagahan. Napapaunlad ang kakayahang bumuo ng mabuting desisyon o pagpapasya. Sinasadya man o hindi, araw-araw tayong gumagawa ng pagpapasya. Ang ilan sa araw-araw nating pinamimalian at pinagpapasyahan ay maaaring hindi na natin pinag-iisipan pa dahil ito ay mga simpleng bagay lamang. Subalit sa mga mas mahalagang desisyon sa buhay, mahalaga ang pagsusuri ng sarili. Ito ay nagbibigay sa iyo ng mas malinaw na kaisipan at mas nakikilala mo kung ano ang iyong tunay na pagpapahalaga.
Ito ay makatutulong sa iyo na piliin ang mas tama at mabuting daan tungo sa kabutihan ng mga nakapaligid sa iyo. Nagiging daan din ito upang magkaroon ng kapayapaan ng kalooban dahil alam mong nagawa mo ang tama at mabuti. Mas nakatutulog ng mahimbing. Kapag nagkakaroon ka ng kaunting panahon upang suriin ang mga pangyayari sa iyo araw-araw at kung paano ka kumilos batay dito, nagkakaroon ka ng pagkakataong mabigyan ng closure ang mga unresolved feelings. Pero, pinaaalahanan kita na hindi ito dapat manatiling realisasyon lamang. Suriin ang iyong buong maghapon. Pagkatapos, hindi maaaring sa pag-iisip lamang ng matagal matatapos ang lahat. Nababawasan ang pag-aalala at pagkabahala. Isa sa pinakamahalagang resulta ng pagsusuri ng sarili at pagkilala sa sarili ay nagkakaroon ka ng tiwala sa iyong sarili at sa iyong mga ginagawa. Nagkakaroon ka ng katiyakan sa iyong mga ginagawa at pinapaniwalaan na sa kabila ng mga nakalilitong sitwasyon sa iyong paligid, kaya't naiiwasan mong mag-alala at mabahala. Paano magsuri ng mga bagay na may kinalaman sa sarili at pangyayari? Humanap ng tahimik na lugar. Mas makakapag-isip ka ng malinaw at makatotohanan kung ikaw ay nasa tahimik at mapayapang lugar. Ito ay isang lugar na kung saan ay ikaw ay komportable. Hindi ka maaabala ng mga tao o bagay na nakapaligid sa iyo. Tanungin ang sarili ng mga mahalagang tanong gamit ang mga sumusunod. Bakit? Ano? Saan? Sino? At paano? Bakit ito nangyayari o bakit ito ang naging desisyon ko? Sino ang maaaring maapektuhan ng desisyon ko? Ano ang dapat kong ginawa o ano ang maaari ko pang gawin? Saan ito patungo o ano ang magiging bunga ng desisyon ko? Paano ko isasagawa ang aking nabuong desisyon? Maaari kang magtanong ng iba pa na sa iyong palagay ay makatutulong sa kung ano man ang iyong sinusuri. Bigyan ang sarili ng panahon subalit kailangang alam mo kung kailan dapat huminto. Iwasan ang overthinking o iyong pag-iisip na paulit-ulit subalit wala namang nabubuong desisyon sapagkat ito ay maaaring magdulot din ng hindi magandang resulta. Mahalaga na bigyan ang sarili ng limitasyon o panahon kung hanggang kailan lamang isasagawa ang personal na pagsusuri. Isulat sa journal ang mga naiisip. Magkaroon ng journal kung saan naitatalo mo ang mga naiisip habang nagsusuri ng sarili tungkol sa mga pangyayaring may kinalaman sa sarili na magsisilbing reviewer mo sa tamang panahon. Makipag-usap sa mga profesional o pinagkakatiwala ang tao. Ito ay upang matulungan ka na maiayos ang iyong mga iniisip at makaisip ng mga dapat mong gawin sa pagbuo ng positibo mong pagbabago na hinahangad. Nakatutulong din ang pakikipag-usap sa mga tamang tao upang mapagan ang iyong isipan at damdamin. Mga pamamaraan ng pagtatalo o pagbuo ng pagsusuri. Pagbuo ng antas ng pagsusuri o levels of reflection. Reflection globe. Ito ay maaaring gawin kung mayroong kakayahang teknolohikal ang mag-aaral. Scrapbook reflection. Paggamit ng larawan at pagsusulat ng pagsusuri batay sa ibinigay na gabay. Sketch and reflect. Maaaring gumuhit ng simbolo na lumalarawan ng iyong ginawang pagsusuri. Ang mga ito ay maaaring sasagot sa mga sumusunod na katanungan. Ano ang aking nagawa ngayon? Ano ang kahalagahan ng aking nagawa? Saan ko ito maaaring magamit? Mayroon bang pattern sa aking nagawa? Sa aking mga kilos. Saan ko maaaring magamit ang kaalamang ito sa iba pang pagkakataon?
Ano ang aking nadiskubre tungkol sa aking sarili bilang isang mag-aaral, anak, kapatid, o kasapi ng komunidad? Ang kakayahang magsuri ng mga bagay na may kinalaman sa sarili ay dapat nagpapalakas sa iyo at magbibigay ng inspirasyon na mapaunlad ang sarili. Sapagkat isa itong mabisang hakbang upang makabuo ka ng desisyon na makatuwiran at makabubuti sa iyong sarili, sa iyong pamilya, o sa lahat ng may kaugnayan dito. Laging tandaan at isa puso. Ang tao bilang nilikha ng Panginoon ay binigyan ng malayang kaisipan na makapagdesisyon para sa kanyang sarili. Subalit ang bawat desisyon ay may kaukulang resulta na maaaring magbunga ng hindi maganda para sa sarili at maaaring gayon din sa iba. Kaya naman mahalaga ang magkaroon ng mapanuring pag-iisip bago bumuo ng pasya o gumawa ng isang desisyon. Ang mapanuring pag-iisip ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng kaalaman sa sarili at pangyayari. Ito rin ay ang pagsusuri ng mga maaaring gawin at pagtitimbang ng posibleng maging resulta nito. Ang paghingi ng gabay upang makapagdesisyon ng tama, hindi lamang para sa sarili kundi para sa nakararami. Ang mapanuring pag-iisip ay ang kakayahan na mag-isip ng malinaw at makatuwiran tungkol sa kung ano ang gagawin o kung ano ang paniniwalaan. Subalit ang bawat desisyon ay may kaukulang resulta na maaaring magbunga ng hindi maganda para sa sarili, at maaaring gayon din sa iba. Kaya naman mahalaga ang magkaroon ng mapanuring pag-iisip bago bumuo ng pasya o gumawa ng isang desisyon. Kabilang dito ang kakayahan upang makisali sa reflective at malayang pag-iisip. Mahalaga ang pagiging matapat sa lahat ng oras. Ito ay sandigan ng katotohanan sa pagbuo ng isang natatanging desisyon. Ang pagpanig sa katotohanan ay nagpapakita ng pagiging matapat. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.